si Bongbong Marcos na mismo ang nagsalita tungkol sa build ng kanyang ama. Ngunit bago tayo magpatuloy mga kaibigan ay mayroon lamang tayong isang bagay na nais linawin tungkol sa nakaraan nating video. Ang video na iyon ay hindi pagkukumpara sa Pangulong Duterte at sa Pangulong Marcos sapagkat pareho natin silang iniidolo, pareho natin silang hinahangaan, pareho natin silang ipinagmamalaki. Video na iyon ay inulit lamang natin kung ano ang sinabi mismo ng Pangulong Duterte. Napakamababang loob ng Pangulong Duterte, isa sa mga bagay na hinahangaan natin sa kanya. I-recap lang natin saglit. Sir, would you say that there is similarities with, in terms of leadership of ex-President Marcos in your leadership? Wait, again. Kayo, meron po ba similarity? Wala eh. I cannot match even the fraction of what he had. He was very bright. So, sir, do you believe all of Marcos' years as president were good? Well, in the sense that we take it as a time for a man to be president. Hindi mo masabi na lahat na masama ang ginawa niya. All the things that Marcos has built, nandyan pa hanggang makikita mo eh. Ngayon, ba't dumaan mo lang? May isang highway na tama. Ito si Ferdinand Marcos really planned his life to serve his country as president. For after all, I said, not everybody knows it, my father and Ferdinand Marcos were close allies. Sir, what in the Marcos governance would you copy in your own presidency? Kita mo naman, biyayang dagat, maganda yun. Masana ka na 99, maganda yun. Buti yung nanon na siya, they allow, binigay na niya sa tao, this is the blueprint. Pero overall, I think that he did something good for it. For after all, we elected him. And he was not, sabi mo na, may isang word dito na, tamad. Hindi tamad yun. I believe that he was really, even asleep, he was thinking about his work as president. Look at the structures that Marcos built. Nandiyan pa, ginagamit pa. Marahil kaya iyon nasabi ng Pangulong Duterte ay sapagkat sadyang mababang loob lamang siya. Ngunit hindi lingid sa atin na ang build ng Pangulong Duterte ay nakabase lahat sa blueprint na iniwan ng Pangulong Marcos. Ibig sabihin ay sinusundan lamang ng Pangulong Duterte ang build ng Pangulong Marcos. Sana ay buksan ninyo ang inyong isipan mga kaibigan sapagkat wala tayong itulak kabigin sa Pangulong Duterte at sa Pangulong Marcos. Ang isa rin sa dahilan kaya natin ginawa ang video na iyon ay upang sagutin ang paratang ng ilan na ang Pangulong Marcos daw ay walang nagawa sa loob ng mahigit 20 taon na kanyang panunungkulan. Nakita ninyo kung gaano karami ang legacy ng Pangulong Marcos sa ating lahat na mga Pilipino. Ang lahat ng iyon ay pinakikinabangan natin ngayon. Kung pareho pala nating iniidolo si Pangulong Marcos at si Pangulong Duterte, bakit kung ganun ay tungkol lamang sa Pangulong Marcos ang tinatalakay natin sa YouTube channel na ito? Narito ang dahilan ko, mga kaibigan. Ang build ng Pangulong Duterte ngayon ay hindi ko na kailangang talakayin pa dito sa ating channel sapagkat ang lahat ay nakikita natin ngayon sapagkat ang mga ito ay nangyayari ngayon sa ating panahon mismo. Kaya pamilyar tayong lahat sa mga build ng Pangulong Duterte. Samantalang ang build ng Pangulong Marcos ay kinalimutan na o nakalimutan na o kaya naman ay tinabunan pa ng mga oligarko. Ang mabubuting ginawa ng Pangulong Marcos sa Pilipinas ay hindi na naalaala pa ng mga Pilipino. Sa halip ay may mga Pilipino pangang nasusuklam sa Pangulong Marcos sapagkat sila ay naniwala sa kasinungalingan ng mga Dilawan. Napakalaki ng kasalanan sa bayan ng mga Dilawan, mga kaibigan. Nagtaksil sila sa bayan, niloko nila ang mga Pilipino at patuloy pa rin na may mga Pilipino na nagpapalukos sa mga Dilawan hanggang ngayon.
Nais kong makatulong na matupad ang sinabi ng Pangulong Marcos na ang kasaysayan ang huhusga sa kanya at hindi ang mga oligarko. Kaya hayaan nating ang kasaysayan ang magsiwalat ng mabubuting bagay na iniwan ni Pangulong Marcos para sa ikabubuti ng lahat ng sambayanang Pilipino. Sa nakaraan nating video ay nakita ninyo mga kaibigan kung gaano karami ang ipinagawang build ng Pangulong Marcos na pinakikinabangan natin hanggang ngayon. Pagkatapos ay nasusuklam ka pa rin sa Pangulong Marcos. Sarado pa rin ang isip mo, sarado pa rin ang puso mo. Ano ang dapat mong gawin? Pwes, may payo ako sa iyo. Pakinggan mong mabuti. Hindi ba dapat kung nasusuklam ka sa Pangulong Marcos, dapat ay nasusuklam ka rin sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya? Kaya dapat ay nasusuklam ka rin sa mga legacy na iniwan niya. Ngayon, kung nasusuklam ka kay Marcos, huwag kang gumamit ng kuryente sa iyong tahanan. Dapat ay gumamit ka ng gasera o gumamit ka ng kandila. Huwag kang gumamit ng tubig na dumadaloy sa gripo ng iyong tahanan sapagkat yan ay pamana din ni Marcos. Huwag kang gumamit ng tubig sa irigasyon sa mga palayan. Huwag kang dumaan sa mga highway na ipinagawa niya. Huwag kang tumawid sa mga tulay na ipinagawa niya. Huwag kang magpagamot sa mga ospital na ipinatayo niya. Huwag kang mag-aral at huwag kang pumasok sa mga paaralan sa kolehiyo na itinatag ni Marcos. Huwag ka rin sumakay ng eroplano sa NAIA. Nagagalit ako na tawagin itong NAIA dahil ang totoong pangalan nito ay Manila International Airport. Walang anumang kinalaman si Ninoy Aquino para mapaganda at mapalaki ang Manila International Airport. Kaya nga dapat palitan ang pangalan niyan at ibalik sa dati. Hindi yan Ninoy Aquino International Airport. Huwag na huwag mong kukunin ang 13th month pay mo, kaibigan, dahil yan ay may kinalaman kay Marcos. Legacy sa'yo yan ni Marcos. Huwag ka rin kukuha ng hulugan na bahay sa Pag-ibig Loan sapagkat ang Pag-ibig Fund ay pamana ni Marcos sa mga Pilipino. Ang sarap naman ang buhay mo, kaibigan. Hayahay ka ngayon dahil sa mga legacy ni Pangulong Marcos tapos nasusuklam ka sa kandya. Ikaw ay isang virus na nagdulot ng ubo at sipon sa Pilipinas. Ngunit ngayon ay matigas ka na. Isa ka ng dakilang kulangot na nakabara sa daanan ng hangin. Kaya dapat ka nang kutkutin upang makahingan ng maluwag ang Pilipinas. Narito si Bongbong Marcos. Marami na nagsasabi na yung panahon ng aking ama ay ang golden age of infrastructure development dahil talaga ito ay naging napakalaking prioridad ng ating pamahalaan dahil sa pag-uunawa na ang ekonomiya ay umaasa sa infrastruktura dahil kailangan ang ekonomiya ay umaabot sa lahat kahit sa kasuluk-sulukan, walang maiiwanan, hindi pwedeng Maynila lamang ang umuunlad. Ang pinakamagandang halimbawa dyan, yung Pan-Philippine Highway, Apari hanggang Hulo, ang sa lagi nilang sinasabi, para pinagdugtong ang Luzon, ang Visayas, at saka Mindanao, para talagang nararamdaman natin na buo ang Pilipinas, nag-iisa. Habang naman dumadami infrastruktura, kailangan mag-industrialize para mas gumanda ang hanap buhay, mas malaki ng ating mga negosyante dito sa Pilipinas. Kaya ipinagsama na yan yung energy development. Nagtayo ng mga malalaking dam na ginagawang hydroelectric plant. Tayo ang isa sa mga nangunguna sa geothermal production ng power. And hanggang ngayon, kasama dun sa pagdagdag ng power ay yung rural electrification. Lahat na malalayo ay inaabot pa rin ng kuryente. Kaya naglagay tayo ng mga submarine cable mula sa Visayas hanggang sa Mindanao. Naging mataas ang electrification natin, nasa 90%+ tayo. Sa larangan naman ng edukasyon, ito ay pinakamalaking prioridad talaga ng aking ama. Unang pangangailangan ay yung pagdagdag ng school building. Kaya na-invento yung tinatawag ng Marcos Prefab School Building. Yung prefabricated, hindi pa nauso yan noong 1967-66. Dinala natin yung teknolohiyang yan para mas mabilis ang pagpatayo ng school building. Tapos yung training ng mga teacher, malaking bagay. Kung magaling ang teacher natin, magiging magaling ang mga graduate nila. At yan ang mga kailangan natin para
pagandahin natin ang Pilipinas. Yung mga ibang lugar na walang college, nagkaroon tayo ng sistema ng university college. Ngayon tinatawag na SUC, State Universities and Colleges. Yung mga specialist institutes, kinabanggit ko na yung IRI, RITM, na ginagamit natin ngayon, Research Institute on Tropical Medicine. Marami rin yung mga tinatawag na Marcus Scholar. Nakapag-aral sa Germany, nakapag-aral sa Amerika, nakapag-aral sa Europe, nakapag-aral sa Middle East, kung ano-ano yung naging specialization nila. At ang kanilang pambawi talaga ay tumulong sila sa pamahalaan dahil expert na sila. Nung panahon na yun, tayo ang pinakamataas na literacy rate sa Asia dahil dito sa kanyang development ng edukasyon. Isa sa pinakamalaking prioridad nung panahon ng aking ama, ang healthcare. Kaya't marami siyang itinayo, mga hospital, yung heart center, lung center, children's hospital, kidney center ang tawag noon, para meron tayong specialist hospitals. Ang problema kasi, hindi na tayo nakapagpatayo ng malaking hospital mula nung 85. Kaya't naramdaman natin kaagad nung nag-COVID, naging mabigat ang dami ng pasyente. Naramdaman kaagad natin ang pagkukulang. Itong mga basics nito ay tinatamaan ngayon dahil sa pandemya. Yung ating food security, sino bang aakala na ang Pilipinas mag-i-import ng galunggong? Yung infrastructure natin ngayon, kailangan na nating idagdag dyan yung ating digital infrastructure. Ito yung mga bagong highway. Dahil totoo naman, yung ating mga buhay ay naging dependent na sa infrastruktura ng internet. Sa energy naman, may balita na tayo na nagkaka-brownout. Kaya kailangan makahanap tayo ng bagong panggalingan ng ating kuryente. Isama na rin natin dyan yung mga bagong teknolohiya, yung mga windmill, kagaya dun sa amin sa Ilocos Norte, solar power. Lahat yan ay kailangan pag-aralan para madagdagan ang supply natin. Ngayon, na nandito ang pandemya, kailangan natin baguhin ang buong sistema ng edukasyon. Napakahirap na itong pagbabago na dinadanas natin dahil sa pandemya. Higit sa lahat ay kung paano natin haharapin ang pandemya, baka maulit pa. Paghandaan na natin, patibayin ang ating mga research institute, mga scientifico, kailangan natin magtayo ulit ng mga ospital. Kailangan natin paratingin ang healthcare sa baba. Ito yung mga nakita nating kakulangan na dapat natin patibayin. Isipin natin, back to basics tayo. Balikan natin, patibayin natin ulit ang pundasyon ng ating ekonomiya. Ito ang ating dapat pinaplano para sa sinasabing rebuilding process natin na pagbalik ng ekonomiya pagkatapos ng pandemya. Magkaroon tayo ng pangarap para sa bansa. Let us have a vision for this country. Eh, hindi lang tayo mag-survive, kundi tayo ay gumaganda ang buhay. Balikan natin yung lagi nating naririnig noon na ang trabaho ng pamahalaan ay hindi lang mag-survive, kundi ay pinapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. My father had a vision, a dream for our country. And he wanted to reach that dream by building this nation up. Let us return to that concept of service for nation building. That is an idea that we in government will have to return to if we are going to succeed after this pandemic. Magiging matagumpay naman tayo kapag tayo ay magkakaisa. Sama-sama tayong babago. If there is one thing that I think clearly sets my father apart, it's that he had a very clear vision for our country. Malinaw na malinaw ang direksyon niya kung saan niya gusto dalhin ang bansa. Lagi niyang iniisip kung ano ba pinakamagandang tutunguan ng ating bansa sa 5 taon, sa 10 taon, sa 30 taon, saan ba tayo patungo. Yun ang laging kanyang iniisip. He viewed his work as president as one of nation building, of building up our country to make it better. That is the motivation that I think we should return into our political system. Nagsimula sa kanya ang mga pundasyon, yung mga basic na pangangailangan ng tao ay natugunan. Unang-una ay kailangan may makakain ng tao. Dahil dito ay kanyang binuo yung IRI, International Rice Research Institute. Yung research kung ano yung pinakamagandang binhi, paano ang pinakamagandang mga teknolohiya, pinalawak niya ang irrigation system. Hanggang sa production, nagbibigay ng production loan, magpoproseso, gobyerno rin. Meron tayo dati food terminal
original na incorporated, yan ang bagsakan. At yung mga wholesaler doon pumupunta. At ang presyo ng mga bilihin mas mababa kaysa sa commercial. Dahil ang gobyerno ay dapat hindi pinagkikitaan yung ating mga produkto na dinadala sa taong bayan. Ang dulo nitong proseso na ito ay yung Kadiwa Center. Ito yung parang sari-sari store. Yung una malalaki pero paliit ng paliit hanggang nagkaroon pa na nung rolling Kadiwa ang tawag. Doon maaring bumili ng mura na pangangailangan na pang-araw-araw ng mga tao. Ganyan ang naging konsepto sa agrikultura noon. Pagtanim hanggang sa naging pagkain, tinutulungan ang magsasaka natin ng ating pamahalaan. Iyon ang ating pwedeng gawing modelo sa darating na panahon pag pinalakas uli natin ang ating agrikultura.